ating pag-aaral at nawa ay kasihan tayo ng Panginoon ng karunungan upang ating mapakinabangan ang pag-aaral na ito. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang nagbibigay ng kaliwanagan at yan po ang hiling namin, kaliwanagan ng isip. Patawarin mo nga po kami sa aming mga kasalanan, paging dapating tumanggap ng inyong pagpapakaing espiritual at hinihiling namin kayo ang mangusap, kayo ang mangaral. Lead us, teach us, empower us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Napakadalas pag-aralan ang itinuro ni Jesus tungkol sa prosperity. Kaya marapat lang na lalo pang dalasan kasi kuminsan hindi laging nauunawa ang mga halaga ng kahulugan ng kanyang sinabi. Matthew 25:14-19. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted two bags and to another one bag, each according to his ability. So, ang Panginoong Diyos ay inihalin tulad ni Jesus sa isang mayamang earthly ruler or lord. At siya ay maglalakbay, pupunta sa malayo, tinawag niya ang kanyang tatlong katiwala at binigyan niya ng kayamanan. Sa isa, binigyan niya ng limang supot ng ginto, yung isa, dalawang supot, at yung isa, isang supot lang. At nilinaw dito ni Jesus ayon sa kakayanan nila na humawak ng kayamanan. So may binigyan ng lima, merong dalawa, merong isa lang. Then he went on his journey. The man who had received five bags of gold went at once and put his money to work and gained five bags more. So also the one with two bags of gold gained two more. But the man who had received one bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Tatlong katiwala, iba-ibang dami ng yaman ang ipinagkatiwala ayon sa kakayanan noong may katawan na hawakan ang yaman na yon. Yung isa binigyan ng limang supot ng ginto na sabi ni Jesus, agad-agad, hindi nagsayang ng sandali, namuhunan agad, nagnegosyo agad, at tumubo ng lima pa uling supot ng ginto na doble niya ang ipinagkatiwala. Yun naman binigyan ng dalawang supot, namuhunan, nagtubo ng dalawa rin, na doble din ang ibinigay sa kanya. Pero yung isang lalaking isa lang ang tinanggap, ay lumayo, naghukay sa lupa, ibinaon doon ang ibinigay sa kanyang ginto, at pagkatapos noon, bumalik ang kanilang amo at nakipagtuusan sa kanila kung ano ang nangyari sa mga ipinagkatiwalang kayamanan. All bags of gold belong to the master. Bags of five, two, and one are entrusted to servants A, B, and C. And as we have seen from five bags, person A made five more, 10 na double. From two bags, person B made two more, naging apat, doble pa rin. Pero yung one bag, person C made nothing more, na natiling isa pa rin. Ang kasunod, accounting. Tuusan. Iba-iba ang binigay sa kanila na dami ng kayamanan. Ano-ano mga prinsipyo agad ang nakikita natin dito tungkol sa yaman, tungkol sa kayamanan? One, God owns everything. People are only managers. Tayo tagapangasiwa lamang ang tunay na may-ari ng lahat, ang Diyos. Genesis 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Actually, ito ang first commandment ng Diyos. Aming ganon,
kayo'y magparami at mga siwa kayo ng lahat ng aking nilikha. Kayo ang mag-ingat sa kanila at tiyaking sila ay dumarami rin, napapabuti, namumunga, gumaganda ang kalagayan. Yun ang talagang tunay na first commandment. So kitang-kita natin dito ang karakter ng Diyos. Gusto niya ang ibinibigay niya, pinararami. Ang ibinibigay niyang puhunan, pinagtutubo. Inaasahan niya na ang lahat ng kanyang ipinagkakatiwala ay aalagaan at pararamihin. Another principle is that God assigns capitals to everyone based on God's will and on the people's personal giftedness. Diyan fair ang Diyos. Fairness doesn't mean uniform treatment. Fairness means you are treated according to your ability. So, ang Panginoon ang nagpapasya kung ano ang ibibigay sa iyo na puhunan, kung magkano, gaano kalaki ang puhunan ang ibibigay sa iyo. At ito ay nakabase sa iyong kakayanan na magparami noon, mag-alaga noon, at kakayanan na mapuri ang Diyos sa pangangasiwa ng ibinibigay na puhunan. Matthew 25, 20-21 sa pagpapatuloy ng kwento. Ipinatawag sila ng kadilang Panginoon para magtuos. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Buong galak na humarap yung unang pinagkatiwalaan. Sabi, binigyan niyo po ako ng 5 supot na puhunan na husay mo. Matapat ka sa konting bagay. At dahil sa katapatan mo sa konting bagay, dadagdagan ko ang ibibigay ko sa iyo kasi matapat ka. Hindi sayang ang ipinagkakatiwala sa iyo. Sabi nga, halika at saluhan mo ako sa aking kaligayahan. Because there was 5 for 5, 5 ang tubo ng 5, binigyan pa siya ng more things at hindi lang gold. May dagdag pa, other rewards, including happiness. What principle of prosperity emanates from that? That fruitfulness pleases God, is rewarded with honor and happiness, and given more capital for more fruitfulness. Basta ang pagpaparami ng ibinibigay ng Diyos ay matapat, malinis, makadiyos, ikinalulugod yun ang Diyos. Hindi yung dumadami ang kayamanan sa pagnanakaw, dumadami ang kayamanan sa corruption, dumadami ang kayamanan sa panglalamang ng kapwa. Hindi yon. Pero yung pagpaparami sa tunay na ipinagkatiwala, pagpaparami sa makadiyos na paraan, gustong-gusto yun ang Diyos. At talagang may mga mayayaman na dahil malinis at maganda ang kanilang pamamaraan, lalong pinayayaman ng Diyos. Habang nagpuputok ang butsi naman ng mga naiinggit, na hindi mo naman pwedeng pagkatiwalaan, tapos nagahangad pa na yumaman din. Pero sila, binibigyan ng gantimbala ng Diyos. Sa pagpapatuloy, tuwang-tuwa ang Diyos doon sa naunang nagsulit. Matthew 25, 22-23. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. I will put you in charge of many things.
come and share your master's happiness. Ganon din ang nangyari doon sa lalaking pinagkatiwalaan ng dalawa lang na supot, na doble din niya, naging apat. Pero bagamat yung naging bunga nung number one na tao ay sampo, at ito namang pangalawa ay apat lamang, pero pareho ang tuwa ng Diyos sa kanila. Bakit? Eh magkaiba naman kasi yung puhunan na ibinigay niya. Siyempre magkaiba rin ang magiging tubo. Pero ang tiningnan dito ng Panginoon, pareho silang matapat. At kung ano man ang nabigay sa kanila na puhunan, pareho nilang nadoble. So it is not the initial amount that was given to them that mattered, but what they did with it. And it's not even the sum or the total of what they made that really mattered, but the totality of their effort. Magkaiba man ang dami ng yaman na naipon nila, eh nakabase naman kasi sa dami ng puhunang Diyos ang nagpasya, pareho lang ang ligaya ng Diyos sa kanilang performance. Ibig sabihin, hindi nyo pinagkukumpare na, eh bakit yung isa nakasampu, ikaw apat lang. Ang comparison ng Panginoon ay hindi doon sa dami ng bunga, kundi anong effort ang ibinigay mo? Faithful ka ba? Sincere ka ba? Ang sipag-sipag mo ba? Pero kung talagang ganito lang ang naging bunga, dahil una, ganito lang naman ang puhunang siya rin naman ang nagpasya, hindi kanya sisisihin. Pareho lang ang tuwa niya. Ang mahalaga sa kanya, ano ang ginawa mo at gaano ang nagawa mo dun sa naunang ibinigay sa'yo. So 2 for 2 was not only 4 because it went many more things. There was a reward and happiness. In other words, what God expects from you is proportionate to the capital He first gave you. Hindi rin marapat sa mga magulang na kung may anak ka na first honor, asahan mo na yung pangalawang anak, first honor din, at ang pangatlo, pare-pareho, iba-iba ang ibinigay na puhunan sa kanila ng Diyos. Iba-ibang larangan ng galing ang ibinigay sa kanila, hindi sila dapat pinagko-compare. Bakit ang ate mo ang galing sa math? Eh siya naman siguro, magaling sumayaw. Bakit ang kapatid mo laging na-accelerate? 5 taon pa lang, tapos na ng medicine. Ikaw, 50 taon na, medicine trapper. Trap ka ng trap. Magkaiba sila. Dapat susukatin mo lang ang tao kung ano ang ginawa niya sa puhunan na bigay niyo o bigay ng Diyos. Hindi dun sa dami ng bunga. Magkakaiba talaga yan. Naging matapat ang Diyos sa mga matapat sa Kanya. Another principle of prosperity, God's expectation of fruits is proportionate to the capital He gives. Kahit mga magulang, mga kapatid, kamag-anak, wala namang ginawa para sa'yo. Hindi ka naman itinaguyod, hindi ka naman pinag-aral, hindi ka binigyan ng kapangyarihan na makapag-achieve. Pagkatapos mamaya, sobra-sobrang umaasa sa'yo, sobra-sobrang naghahanap ng bunga, wala namang itinanim. So kung ano lang yung itinanim natin, dapat bagay lang doon ang inaasahan nating anihin. Hindi sobra. God is God of exactness and balance. So, this God is pleased with 4 as He is with 10 bags of gold. The pleasure of God is not in the number of your fruit, but in the sincerity and greatness of your effort to be fruitful. At ina-appreciate niya yun. Kung meron tayong anak na talaga namang hindi gifted intellectually, tapos pumapasa lang siya, pasang-awa, great na yun. Basta ang effort niya, nakatodo, sincere, focused, ibig sabihin talagang yun lang ang pwede niyang magawa dahil yun lang naman ang talento niya. At huwag siyang lait-laitin, huwag siyang kawawain, at huwag siyang pilitin. Hanapin kung ano ang ibang larangan ng buhay niya, kung saan siya talented and gifted, at doon kayo maghanap ng bunga. Pero halaman man, dinidilig, pinefertilize, inaalagaan, bago mo hanapan ng bunga. Matthew 25:24-25, sa pagpapatuloy. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said,
I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. Itong isa na lang nga ang natanggap, hindi pa niya pinarami. Ang dala niyang bunga, zero for one bag of gold. There was no multiplication. There was not even an addition. Dinagdagan pa niya ng bitter criticism of the master. Kung saan niya inimbento, saan niya hinanap yung reklamo niya, hindi sinabi sa atin. Sabi niya, masungit po kayo. Mahilig kayong umani sa hindi niyo naman tinanim. Natatakot ako, punong-puno ng takot ang buhay ko, kaya para sigurado, wala na lang akong ginawa, ipinaon ko na lang sa lupa itong gintong ito. O ayan, ibinabalik ko na sa inyo, inyo yan, inyong-inyo na. Sabi niya, here is your gold. This is what belongs to you. So yung pagsasabi lang niya, here is your gold, ibig sabihin wala siyang sense of ownership. Wala siyang sense of stewardship. Wala siyang utang na loob sa nagbigay sa kanya ng puhunan, hindi niya pinarami. So one principle of prosperity here, not all people choose and strive to be fruitful. May bibigyan ka ng kapital, wawaldasin imbes paramihin. O kaya katulad nitong taong to, hindi niya pinarami, ibinaon lang sa lupa. Bibigyan mo ng talent kumanta, hindi naman kumakanta para sa Panginoon, walang bunga, walang profit ang Panginoon. Bibigyan mo ng talent na kung ano-ano, magturo, ayaw man lang magturo sa church, ayaw man lang mag-lead ng Bible study. Bibigyan mo ng magandang bahay, na malaking bahay, may magagarahe pa, hindi man lang ipagamit sa Bible study. Hindi man lang gamitin for fellowship. Walang tubo sa kanya ang Panginoon, kahit anong ibigay. Bibigyan mo ng maraming panahon, inuubo sa walang kakwenta-kwenta mga bagay, walang madalang bunga pag tinawag ng Panginoon. Anong ginamit mo sa oras mo? Anong ginawa mo? Anong nangyari sa talent mo? Wala. Bibigyan mo ng pagkakataong kumita, ayaw. Ayaw kumita. Ayaw gamitin ang puhunan. Natatakot. Alam niyo yung fear is not of God, it is of the devil. Natatakot gastusin ang puhunan, baka malugi. Natatakot magnegosyo, baka hindi mag-click. Siyempre, kung hindi nag-click, di ulitin mo. May natutunan ka ng lesson. Pag hindi pa rin, huwag kang tumigil. Pagka hindi naman nag-click yan eh. Pero yung sa takot mo, ayaw mo mag-umpisa, you're playing safe, that is not God's way. Kasi dapat may trust ka. Binibigyan ka si Adan, sabi, oh, pangalagaan mo itong buong planeta. Ang laki-laki nun. Magparami kayo. Hindi mahirap, hindi madaling gawin yun nung ganung mga panahon. Pero, pag may ibinigay ang Diyos, dapat pinaparami. Ano man yun? Ang halaman nga, nakikita nyo, isang halaman, ilan ang prutas ng bunga niyan? Sa bawat prutas, ilan ang seeds? Ibig sabihin, ang purpose ng halaman, magparami. Kaya yung mga seeds nila, kailang ikalat sa buong lugar. Nilalagyan ng Diyos ng pakpak ang mga seeds ng nara para pagkalaglag na pagkalaglag, lumipad at malayo ang marating, doon mapatanim. Ang mga buko, ang mga nyog, ang taas-taas. Paano sila dadami? E pag nalaglag yung bunga, mababasag. So nilagyan ng Diyos ng makapal na husk, na bunot. Para maglaglagban siya sa mga bato, hindi siya mababasag. May kutsyon. At meron siyang hard shell. Pag nagpagulong-gulong itong bukong ito, bakit siya may bilog? Para gumulong siya at makarating siya sa dagat. Dalin siya ng mga alon, at dalin sa mga iba-iba mga pulo, iba-iba mga lugar para dumami ang nyog sa lahat ng pulo. Nakita nyo, lahat ng pulo may nyog. Huwag lang doon sa mga temperate countries. At sa beach yun, kasi doon siya dadali ng alon. Ang haba ng paglalakbay ng nyog, kaya may baon siyang tubig sa loob. Hanggang makakita siya ng lupa, natutubo na siya. Ang mga tao naman nakikialam, binibiyak yung nyog, iniinom yung sabaw. Kinukudkod yung nyog, ginagawang ginataan. Well, ang dami naman ng nyog, pwedeng gawin yun. Pero ang point, lahat ng matinong creature ng Diyos, kahit amor seko, yung damo na nakatira lang sa isang lugar, paano siya matatanim sa ibang lugar? Pagdaan mo, kakapit sa binti mo, sa pantalon mo, para pinagpag mo sa ibang lugar, matatanim na siya doon. Nagpaparami, ikaw ba kapatid, dumami na.
Hindi lang anak ang pinaparami, ha? Talento, magaling kang kumanta, may mga na-train ka na ba? Dumami na ba ang singer dahil sa'yo? Dancer ka, naparami mo na ba mga dancer? Magaling kang magturo, dumami na ba nakakaunawa ng Biblia dahil nagtuturo ka? O nakaka-appreciate ng math o history dahil ang galing mong magturo? Dapat dumadami. Yun ang principle ng buhay. Church din, dumadami dapat. Pinagkatiwalaan ka, maging pastor ka ng isang maliit na kongregasyon. Matapos ang 50 taon, maliit pa rin. O may konti na nga lang, naubos pa. Sa palagay mo, matutuwa sa iyo ang Diyos? Tapos maiingit ka doon sa mga ibang pastor, malaki ang kongregasyon, nireregaluhan ng mga member ng kotse, ng mansion, ng pulo, ng kontinent. Tapos ikaw naman, hindi mo maparami, may gana ka pa mainggit. Lumagay sa lugar. Ecclesiastes 10:18, through laziness, the rafters sag. Because of idle hands, the house leaks. Pagtamad daw ang tao, sarili niyang bahay, tumutulo ang bubong. Lumulundo ang mga bubong niya at mga kapitan ng bubong dahil niayaw niyang ayusin. Pagka ikaw ay leader ng isang singing group, ng choir, napaparami mo ba o kumakonte, dapat dumadami. Yun ang godly principle. Tama dapat ang ginagawa. So sabi niya, eto na, isinosoli ko na sa inyo. Baka mapagalitan niyo pa ako kung malugi. Mabuti na na walang sisihan. Maraming tao ganun. Magkakapatid, tatanggap lahat ng mana sa magulang. Merong yayaman, merong maghihirap, merong mamaya ang kinukuha na niya, yung mana ng iba, dahil ubus na yung kanya. Sa palagay nyo, naaawa ang Diyos sa mga ganun? Kung naaawa ang Diyos sa mga naghihirap dahil tamad, hindi dapat umulan na ng pera sa bahay nila? Ibig sabihin, hindi. Dahil ano ang sagot ng Panginoon dito sa taong hindi tumubo, hindi kumita? Matthew 25:26, his master replied, "You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? This fruitless servant is called wicked." Sabi niya, at may gana ka pang ako ang sisihin? At hindi ba maraming tao nagtarahok, Diyos ang sinisisi? Ang sinisisi iba, kapitbahay, magulang, yung stepmother, si Cinderella, ibon, palaka, lahat ng pwedeng sisihin, ang mga Hapon, ang mga Kastila, ang mga Amerikano, puwera lang sarili. Pag hindi ka mabunga, ikaw ang number one mo munang siya sa atin, manalamin, at hindi kung sino-sino sisisihin mo. Dahil maraming taong tulad mo rin, nagsimula rin katulad mo, pero namunga, ba't ikaw hindi? So he's wicked, which means one who hates and dislikes profitable commerce. Hindi naman dinefine dito kung ano yung ibig sabihin ng wicked, pero yung konteksto tells us, this guy hates profitable commerce. Ayaw niya ng tumutubong pamumuhunan. At ang tawag sa kanya ng Diyos, wicked. Bakit wicked? Eh yung binigay sa'yo, hindi mo pinarami. Eh di ang nangangailangan ka lagi. At sa pangangailangan mo, sinong aabalahin mo? Sinong hihingan mo ng hihingan? Hindi mo pina-asenso ang sarili mo, tapos papasan ka, papabigat ka sa iba? Kaya nang tawag niya, wicked. A wicked person, according to the story, is one who disagrees with the master's sense of commerce and industry, and one who complains and complains and complains. Ang mga, usually, yung mga walang bunga, yan ang mga reklamador. They are finding excuses for non-performance. Reklamo ng reklamo. Wala namang nagagawa. Sa bahay, yung laging naghahanap ng ulam na masarap, yun ang hindi naman nag-e-entrega. Yung laging gusto maginhawa ang buhay, yun yung mga tamad na walang ginagawa. And this is the usual sentiment of the non-working poor against the very smartly working rich. Sentiment din to nung those who work hard and get little from hard work versus those who work smart. Marami sa atin old enough to know that hard work is not enough to be comfortable in life. You have to work smart. Nagtitinda ka ng palamig sa isang kanto maghapon, kahit malulun mo lahat ang alikabok, kumapit sa katawan mo lahat ang usok ng sasakyan, hindi ka giginhawa sa tinda mong isang balding
palamig. Ba't di mo sabayan magtinda ka rin ng konting daing, ng konting kung ano. Kung yung katabi mong tindahan, may tindang lumpia, ilumpia mo, dagdagan mo ng dilurog naman eh. Dapat may value added ka sa ginagawa mo. Sa bawat oras na ginagawa mo, maximize the income. Huwag kang makontento sa konti. Kasi mo, I work hard. It's not enough. You have to work smart. And smart does not mean magdedenggoy ka ng kapwa o mandaraya ka. Nandun ka na rin lang, ba't di mo paparamihin? Dagdagan mo na. Ngayon, na malinaw sa atin na ang Diyos gusto tayo nagtutubo. Hindi yung profiteering na nagsasamantala ka sa pangangailangan ng kapwa, pero ang gusto ng Diyos, bawat hirap, may katumbas na tubo. Don't be embarrassed. Another principle of prosperity is God hates laziness and unfruitfulness. And God also dislikes lack of creativity in making money. In making a living or in multiplying the fruits of your talents. Proverbs 24:33-34, a little sleep, a little slumber, a little unfolding of the hands to rest, and poverty will come on you like a thief, and scarcity like an armed man. So niya, sige, mga halukip-kip ka dyan, magpahinga ka, magpapetex-petex ka dyan, at makita mo, tulad ng pagpasok na magnanakaw sa bahay mo na hindi mo namamalayan, darating sa buhay mo ang kahirapan. Masasalat ka, aabutin mo ang kawalan, dahil ito ang bunga ng katamaran ng pagpapabaya. At hindi ko mo masipag ay okay na. Dapat mo rin isipin, itong pinagsisipagan ko na to, eh worth it. Kung magtrabaho ba ako ng 50 taon dito sa sipag ko na to, may mangyayari sa akin o wala? At pag ang sagot ay wala, eh di dapat dagdagan mo ang creativity. Hindi lang gusto ng Diyos na mapagod ka. Ang gusto ng Diyos, mabunga ang iyong pagpapagod. Matthew 25:27, sabi sa kanya ng amo, well then, ayaw mo palang mamuhunan, natatakot ka pala, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. Sabi niya, kung hindi ka malang namuhunan, sana malang dineposit mo yung pera sa bangko. Kahit 1% per annum, kumita sana. Alam niya naman sa bangko, napakaliit ng interest pagka ikaw yung nag-deposit. Pero pag ikaw ang utang, malaki interest. Kaya nga magaganda yung building nila, di ba? Kasi talagang laging may interest. Ang pera mo, pinag-iinteresan. Bakit sila yung mayaman? Kasi sila ang nag-iinvest ng pera mo. Yung pera mo, ilalagay mo sa bank, at deposit mo, bibigyan ka ng 1, maybe up to 2.5% a year. Pero yung pera mo, pinamumuhanan nila, kumikita sila ng malaki, ipapahiram nila sa nangihiram, malaki yung charge sila ng interest. At the end of 10 years, sa palagi nyo, sino talagang yayaman? Di ba sila? Alam nga naman kayo. Kaya dapat matalino ka. Hindi masama ang mga bangko, nakakatulong sila sa mga nangangailangan, nagbibigay sila advice, nakakapagpahiram sila sa namumuhunan. Pero ang nakikinabang sa perang idinedeposit mo, alam nyo kung sino? Yung namumuhunan na naglo-loan. Nakukuha nila yung pera nyo, mamumuhunan sila, sila yung yumayaman. Kayo, pagkuha nyo ng pera nyo, may konting 1 to 3% interest. Konti lang ang smart, kaya konti yung yumayaman. Kaya kailangan nag-iisip ang tao. Anong gusto dito ng Diyos? God is interested in interest and in profit. Huwag kayong mahiya na kayo tumutubo sa negosyo. Natural! Meron naman mga kapatiran, pupunta sa tindahan ng isang kapatid. Hoy, kapatid, baka naman laki-laki ng kita mo dito, bigyan mo na akong discount. Natural, kapatid. Dito, ganito kataas ang pamamewang mo. Kaya ako naghahanap buhay para magtubo. Alam nga namang naghahanap buhay ako para pagpunta mo dito, ibigay ko sa'yo. Eh, kung nalang gusto ng mga tao, puro discount. Ayaw kang pakitain. Magkano kita mo dito? Gusto ng Diyos, kumikita yung namumuhunan. Huwag kayo mahiya. Huwag lang naman pagsasamantala na sa pangangailangan ng iba. Lagi may nagtatanong sa akin, may nangihiram po sa akin, charge ko ba na interest? Eh kung yung pera mo nasa bangko, kumita kahit konti, eh di dapat pag pinahiram mo, magkuusa naman yung humiram na bigyan ka rin ang kita. Pinagbabawalan ng Diyos ang mga kapatiran na magsingil ng interest sa mga nangihiram na nagigipit.
Pero kung hiniram yung pera mo para ipamuhunan, tapos tumubo siya, ibabalik sa'yo, the same pa rin after 3 years, immoral na yun. Dapat may kinita ka rin. Gusto ng Diyos may kita ang tao. Huwag kayong ma-embaras. Another principle of prosperity, God wants even just small profit from small capital. So work to make profit. Huwag niyong nakawin ang profit ng kapwa niyo. Huwag yung nagtitinda, lagi niyong binabarat. Kaya nga siya nagtitinda para kumita. Ayaw niyo na siyang kumita. Pati niyo lang saksakin. Patayin niyo na. Istrohin niyo ang dugo. Hindi ba kayo naawa sa mga nagtitinda sa kalya, tumpok-tumpok na kalamansi, tatawaran ko, gabi na, uuwi na to, naku, mabubulok na to bukas, ibibigay na nito kahit magkano. Immoral. Kaya sila nahihirapang magtinda para kumita. Ayaw niyong pakitain. Reward enterprise. Make people earn. Lalo pagkapatiran. Pagkapatiran ng may negosyo, tulungan niyo silang tumubo. Huwag kayong magnakaw ng tubo nila. Kasi hindi sila gaganahang magnegosyo. Napakahalaga yung ganong principle. Make and multiply money. Do not just divide it. Like in suicidal pagtitipid. Majority po ng mga tao, mga kapatid, buong buhay nagtitipid. Maliit. So, paano sila mag-a-adjust? Sobra nilang titipirin ang kanilang budget, ang kanilang buhay. Bakit hindi? Ang gastos. Bakit ang goal ay liitan ang gastos? Ang goal dapat paramihin ang income para mapalaki ang gastos. Kasi yun ang principle ng Diyos, lagi nagmumultiply. Kasi pag gumagastos ka, merong nagkakapera din. Pag yung pera mo, inipon mo lang, nando lang yung pera mo. Pero pag inasta mo, bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganon, nabuhay sila. Yung nagtitinda, may bumibili. Yung may mga services, kumikita sila. It helps the economy to spend. Pero baliktad ang utak ng mga tao. Ang liit-liit ng kita ko, therefore, liliitan natin ang tigitigis ang kurot lang ng tuyo. Di ba? O anak, ang tubig, 3 tabo lang ang paliko. Ang ilaw, patayin. Walang ventilador, walang mamamalansya, puro pagtitipid. May yumama na ba sa pagtitipid? May lumuwag na ba ang buhay sa pagtitipid? Bakit hindi isipin, bakit pa tayo ng tipid ng tipid? Eh kasi maliit ang income natin. Ano ang pwede nating gawin para palakihin ang income? Pwede ba tayong magpaupa nitong isang kwarto ng bahay natin para magka-income? Pwede ba natin ito gawing tindahan? O yung mga nakatunga nga sa bahay araw-araw, text ng text, pwede bang mamasukan kayo kahit part-time? Maraming pwedeng gawin. Ang dapat isipin ng tao, paano pararamihin ang pera, hindi paano titipirin. Katitipid, mamamatay kang nangangalirang na parang pindang. Pati ataulbo, styrofoam. Ipinanganak ka sa styrofoam, ililibing ka sa styrofoam, ang habahan ng buhay, wala kang ginawa para improve niyan. Wala kang trabaho, asa ka na lang ng asa sa kapatid mo na may trabaho, asa ka ng asa sa ganito at ganon. Eh meron ka pa namang kamay, may paa ka pa, may pwede ka pang gawin. Huwag mong isipin kung paano manghihingi, paano mandidilihensya, paano magpapaawa. Isipin mo, paano ako kikita? Dahil meron kang pwedeng ibentang panahon, o labor, o talent, hindi pwedeng wala. Yun lang isang tao dito, biniglang lang, 1, di ba? Kasi yun lang ang kaya niya, pero may ibinigay sa kanya, hindi 0. Manalamin tayo at sabihin natin, hindi ako 0. May ibinigay sa akin ng Diyos na puhunan, may talent, at hindi niya hinahanap na ibigay niya sa akin na 1 ay maging 10, maging 2 man lang. Dapat matapat tayo. Lahat may gift. Maliban lang sobrang tanda, sobrang bata, o sobrang may sakit, dapat lahat ng tao kumikita. Kasi pag hindi ka kumikita, pabigat ka sa kumikita na dinadaganan mo at sinasakyan, sinasandalan, tinatapakan, inaasahan. Hindi ganon ang gusto ng Diyos. Dapat ang lahat ng tao, liban na lang may sakit, ay mabunga.
At kung matanda na, naging mabuting magulang, naging mabuting lola, eh tama naman na humarvest na sila ng mga bigay at entrega at tulong ng kanilang mga pinalaki, minahali, naruga. Dapat lang. Kaya mahalaga, nagtatanim ka sa buhay all your life para meron namang harvest time. May such a thing as harvest time. But remember, only those who plant, harvest. So, ano ang sabi ng Diyos dun sa nangatwira, nagreklamo, hindi pinarami yung pera? Matthew 25:28-30. Take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Ah! Puro katakot. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Marami kang reklamo. Hindi mo pinaraming bigay ko sa iyo. Sabi niya, bawiin niyo sa taong ito, sa masamang taong ito, yung kaisa-isang supot na ginto na ipinagkatiwala sa kanya, eh, saan po namin dadalhin? Ibigay niyo dun sa meron ng sampu. Nakita niyo? Kaya yung mayaman lalo. Kasali ang Diyos sa desisyon na yon. Sabi niya, mabunga to. Ang puhunan niya, napaparami niya. E ba't ko ibibigay sa itong konti? Ikawawa naman po ako, ang konti-konti na nga, ang hirap-hirap ko. Ay, lumabas ka doon, mangisay ka sa labas, doon ka bagay. Hindi ako naaawa sa mga mahihirap na tamad. Hindi ako naaawa sa mga mahihirap na walang ginagawa, kundi magreklamo, dumaing, magpaawa. Doon ka, kasama nung mga talagang ang mga ngipin ay pinagngangangatkat na sila dahil sobra silang nahihirapan sa buhay. Para awa ba yung Diyos dito? No. Huwag niyong akalain na dahil lang mahirap ka, kawawa ka, eh, entitled ka na sa pagpapala. Lalong pinagpapala yung pinagpala na dahil marunong silang humawak noon. And this is Jesus speaking. We are not anti-poor or pro-rich. We are only preaching what Jesus said. Huwag kayong naiingit doon sa mga yumayaman. Isipin nyo, anong ginawa nila? Bakit nagkaganon? At kung masama ang ginawa nila sa pagyaman, may araw din sila. Mabibisto din yan. At kung hindi siya mabuko ng mga tao, wala bang Diyos? Kita nyo, dumating yung Diyos. For accounting, lahat magsusulit. Anong ibinigay sa'yo? Anong ginawa mo sa ibinigay sa'yo? At huwag mong asahang kaaawaan ka. Huhubaran ka pa ng kaunting, meron ka na nga. Dahil hindi ka dapat bigyan. Saan man yan? Sa hanap buhay? Sa ministry? Sa professional work? Sa artistic work? Laging ganun ang principle. If you don't deserve it, it will be taken from you. So another principle here is the wise, godly rich gets richer. Mayaman ah, yumaman pa, marunong kasi. Another principle, the wise, mildly rich, gets mildly richer. Nakita nyo agad yung tatlong uri ng economic strata. Merong super rich, may middle class, at merong group 10, the foolish poor gets poorer. From the mouth of Jesus. Not from the mouth of some selfish capitalist or elitist theorist. It is the teaching of Jesus. Bakit ito'y tinuturo? Para yung nahigit na nakakaraming tao na nakalubog sa kahirapan, magising, hindi awa ang kailangan ng mahirap para bumangon at umahon. Ang kailangan niya, tingnan ng sarili niya kung ano ibinigay sa kanya ng Diyos, maging matapat siya sa paglinang, sa pagpungkal, sa pagpaparami nun, at siya ay gagantimpalaan din ng Diyos. Dapat ang hinihingi natin sa tao, respeto, hindi awa. Ang hinihingi natin is a reward for our good work, not charity. Kasi pag ganun ang ating point of view, hindi tayo maaahon sa buhay. And it is never too late to change one's mind. Don't retire too early.
Habang may lakas ka pa, magre-retire ka man sa professional work mo, humanap ka pa ng ibang mapagkakakitaan. Hindi ka pwedeng mabuhay na lang sa pension. Madaling maubos yan. At pagka-pensyonada ka, ang dami-dami mong apong laging nagmamano sa'yo. Pati mga anak mo na walang hanap buhay, yung pension mo ang lagi tinuto. Uy, dumating na siguro ang pension ni Mami. Mami, Mami, I love you. I love me or you love my bulsa. Maraming pumapapak ng pension. Huwag niyong asahan. Liba nilang sobrang laki. Kailangan patuloy na profitable ang tao. Habang kumakain ka pa, dapat naghahanap buhay ka pa. Pagkaya. Dahil everyday you consume. Everyday you consume. At hindi marapat, hindi deserving na maghirap. Hindi lang naiintindihan ang principle ni Jesus. That God rewards good and profitable work. Charity is only for the very old, very young, or very sick. Or those who are temporarily disabled by whatever situation, but it should not be prolonged. Pag ang pinagkatiwala sa'yo, hindi mo pinarami, babawiin. Kahit ano pa yon. Katulad ng isang asawa, nagsimulang may pag-ibig sa'yo, pero hindi mo naparami, naubos mo pa, mawawala ka talaga ng asawa. Kahit asawa, binabawi ng kalikasan mula sa'yo pag hindi ka marunong mag-alaga. Kahit ano, dapat inaalagaan. Ang utos kay Adan, alagaan mo ang buong sangsinukob, ang lahat ng creation. So anong bahagi ng mundo ang pinagkatiwala ng Diyos sa inyo para alagaan? May pagtutuos, may gantimbala, at may parusa sangayon sa ating performance. Proverbs 15:6, good people become wealthy. The New International Version says it this way, the house of the righteous contains great treasure. Ang mga bahay daw ng mga matuwid, maraming kayamanan sa loob. Natutuwa ang Diyos sa mga matuwid na masipag. Lagi niya binibigyan ng blessing. Yun naman sobrang wais, sobrang nanglalamang, sobrang gustong makatipid. Laging nagtitipid. Laging nakabudget. Kahit malaki ang kinikita, binabawi din sa kanya ng kalikasan dahil hindi naman siya marunong magbigay sa mga participants ng buhay niya. Kung may empleyado siya, ang liit-liit niya magpasweldo kahit kaya naman niyang malaki. Pag may binibigyan siya, ang konti-konti. Pag may nagtitinda sa kanya, binabarat niya ng todo-todo. Pabawian siya ng Diyos, bibigyan siya ng maraming expenses. Why? Hindi bagay sa kanya magkaroon ng maraming pera kasi hindi siya mabait. Kaya kahit ang laki ng kinikita mo, pag sobra kang sakim, ganit, mawawala at mawawala rin. Makakaimbento at makakaimbento ang sangsinukob ng rason, ng dahilan para ka magkagastos. Ang ending mo, wala ka pa rin, kawawa ka pa rin, akala mo nakaisa ka. Godly people should not be embarrassed by prosperity. And those that don't have should not be envious. It is heaven who decides who will be rewarded. Godly people should be prosperous. So use and multiply your God-given capital, your talent and opportunity, not someone else's. Pag mahilig ka lang magdilihensya, manghingi, dumaing, lagi ka rin kapos kahit nabibigyan ka. Dapat tingnan mo ang sarili mo, how can I make myself fruitful? Not how I can pick the fruits of other people. Do not expect God to bless the lazy, so never be lazy. And always think of making money and profit. Hindi yun masama. Basta malinis ang paggawa. Pag umuwi ka sa probinsya nyo, isipin mo, ano kaya mapagkakaperahan dito? Itinatapon lang ng mga tao ang ipa. Itinatapon lang ng mga tao yung mga coconut husk, yung mga bunot ng nyog. Bakit hindi ko to gawing uling at ibenta sa palengke? So pagpunta mo doon, may magiging pera ka. Kahit saan ka pumunta, pupunta ako sa ganung probinsya, ano kaya ang wala doon na meron dito sa lugar ko? Bibili ako ng marami, ititinda ko doon pagdating ko. At least yung pamasahe ko, mabawi ko man lang. Kailangan nag-iisip ang tao, always how to make money. Bakit? Eh maraming pinagkakagastusan. Of course, your only other choice
is to kill yourself sa katitipid. But is that the life you want? God wants you prosperous. Jesus says in John 10:10, I came that you might have life and have it abundantly. At hindi lang spiritual life yon, you begin with material life. Ano kaya ang mapaparami na meron na kayo? Huwag na huwag niyong pangahasang isiping wala. Kasi hindi nagkamali ang Diyos sa paglikha sa inyo, may ibinigay. Ang point, kinikilala ba natin? Binubungkalat nililinang ba natin? O umaasa na lang tayo sa iba? Panginoon naming Diyos, turuan niyo kami. Ayaw niyong maging mahirap kami. Ayaw niyo kaming kapos at kulang. Turuan niyo kami how to be fruitful and productive. Na yes, magtipid ng tama, pero more than pagtitipid, turuan niyo kami to be fruitful para hindi kailangan magtipid. Teach us. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan ng mensaheng ito sa atin-ating mga buhay at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Lord, sa katahimikan ng iyong mga anak, kayo ang tumapos ng mensahe. Bigyan niyo kami ng mga malilinaw na hakbang na pwedeng gawin para sa aming mga sarili at sa mga tao na kapaligid sa amin so that we will enjoy the prosperous life that you want for every one of us.